kuya. Tingnan mo siya, oh. Kumukha-kumukha na talaga yung pinapanood natin na sa Korea, Korean ano. Tapos sabi nung katabi ko pa, tingnan mo nga naman tayo mga Pilipino, ah. Take note, ate. Pakinggan dyan to, ah. Tingnan nyo nga naman to mga, tayo mga Pilipino, no. Ang gagaling talaga natin gumawa ng code. O, katulad yan. Chekwa. Hindi niya naintindihan kasi siyempre hindi naman niya alam kung ano yung chekwa. Assalamualaikum guys! Welcome back to my channel! Pangalawang shoot na to sa isang araw. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo na tingin makikita nyo akong nag-shoot na pareho yung itsura ko, pareho lahat, pareho setup. Ibig sabihin noon, dalawang beses yun sa isang araw. Kasi sabi ko nga, yung asawa ko nasa LDR kami ngayon. He's in Abu Dhabi. Then we are here in Manila with our two sons. Kaya medyo tinatry kong mag-vlog sa gabi. Yung tulog na sila, yung I'm in peace. Okay? Ano may pag-uusapan natin ngayon? Guys, ito, siguro na ako curious kayo kung bakit, sa totoo lang siguro kung hindi ako nagtatagalog, isipin nyo ibang lahi ako eh. Isa, mga isipin nyo, in-check ako, Chekwa, inisipin nyo, Japanese ako, Korean, lahat na lang ng, basta siguro iniisip nyo na hindi ako Filipina. Iniisip nyo ba yun? Mag-comment nga kayo doon sa baba. Okay, kung iniisip nyo nga ninyo yun. Yun. Bago pa lang lahat. Again, yung mga bago sa channel ko. My name is Zhai. I'm a Filipina and I'm married to an Indian man. Pag-uusapan natin ngayon ang experience ko sa Abu Dhabi, sa Dubai, basta sa UAE, sabihin ko sa inyo. Kung ano ba yung mga na-experience ko, yung mga bloopers sa buhay ko. Witness yung asawa ko dun, tsaka yung mga kaibigan ko, guys. Yung ganitong itsura, ito itsura kong to. Sabihin ko, kwento ko muna sa inyo, ba't ganito na yung, parang hindi ako mukhang Filipina. Ewan ko lang yung iba, siguro tingin ninyo mukha akong Filipina or something. Pero, sa experience ko kasi, marami talagang nag-aakala na ibang lahi ako ng kapwa kabayan ko sa ibang bansa. Kahit naman dito sa Manila, iniisip din nila na hindi ako marunong mag-Tagalog. So, ano ba? Yun. Yung daddy ko kasi, half Chinese na siya. Bali yung grandfather ko from my father's side, pure Chinese yun. Yung talagang Chinese talaga yung name niya. And then, he died when my dad was only 5 years old. So, hindi na namin siya nakita. Pero talagang pure Chinese siya. So, yung daddy ko tsaka mami ko, they both grew up from Pampanga. Mga makapampangan sila. O, diba? May Kenny. Yun, sila nag-uusap sila ng Kapampangan. So kami talaga, laki na kami ng Manila. Hindi kami napapadpad sa Pampanga. So since nakamampangan si mami tsaka si daddy, nag-uusap sila ng Kapampangan sa bahay. Kaya naiintindihan namin. Pero kami, hindi kami makapagsalita ng Kapampangan. Though, naiintindihan namin. So yun yung kwento ng lahi namin. Okay? Ay nga pala yung grandmother ko sa father's side, half Filipina, half ano naman siya, may dugong Spanish. Yun, sila yung mapuputi, maraming pekas, ganyan. Ganun yung mga lahi ko, labo-labo. Tapos itong anak ko, hindi ko na alam kung ano lahi na lahiyan pa ng India, no, diba? Labo-labo na sila. Kaya pala yung anak ko din, sinasabi ni, akala nila dati sa Abu Dhabi, hinatid ko minsan yung anak namin. Iniisip nila, itong pupunta ako dun, iniisip nila, yung anak, ay yung asawa ko is from US or anything na sa US.
Okay? Kala nila puti, British yung anak, yung asawa ko. Yung pagsusundo sa amin ng asawa ko sa Imran, nagulat sila kasi Indian pala yung asawa ko. Tapos yung anak ko, ganun yung itsura, parang ganyan, di ba? Yung alhamdulillah talaga, alhamdulillah for the gift ni Allah. Dahil yung mga anak ko, yun, presentable sila talagang tingnan. Alhamdulillah. Ano ba, ikwento ko na sa inyo ha. Alam niyo dun sa UAE, matatawa ka kasi sa mga kabayan dun eh. One time, pumunta kami ni Imran sa Dubai. Hindi ko alam kung para, pumunta kami doon sa Dubai para yata asikasuhin yung medical namin or one of the requirements sa kasal. Okay? Kasi kinasal nga kami doon sa Dubai court. Yun, parang alam ko, natatandaan ko, pumunta kami sa isang clinic doon or hospital para sa medical checkup. So yun, ando kami sa, ano man tawag doon? MRT, no? Basta, yung parang MRT, yun. Ano man tawag doon? Kasi di ako sumasakay doon. Or, ewan, basta yun. Nando kami sa train, eh, no? Ewan ko, guys, i-comment nyo nga sa baba kung anong tawag doon, nakalimutan ko. Yun. Tapos, yun. Nakaupo ako doon sa upuan. Tapos, may katabi, natatandaan ko, may katabi akong mama, kabayan. May edad na, siguro mga 50 years old na yun. Tapos, yung mga kasama niyang mga babae, may edad na rin sila. Bale, ako na dito, andito yung mama. Tapos, yung katapat namin na upuan, mga kaibigan din niya yun, mga may edad na rin na babae. Tapos si Imran nakatayo dito sa gilid ko. So ako busy ako mag blackberry messages ako sa kaibigan ko. Tapos narinig ko na lang bigla, etong si Manong nasa katabi ko, chinichismis ako. Sabi niya doon sa katapat niya, tignan mo tong katabi ko. Oh, kamukha niya yung ano, kamukha niya pinapanood natin na Korean. Tingnan mo. Oh, ang ganda niya, no? Oh, di ba? Ay, narinig ko ang ganda niya. Tuwang palakpak yung tinga ko. Ako, seryoso. Yung mukha ko, poker face, para hindi halata na naiintindihan ko siya. Tapos, nagre-react yung opposite, ano nga na, yung kausap niya. Sabi niya, oo nga, no? Kuya, tingnan mo siya, oh. Kumukha niya talaga yung pinapanood natin na sa Korean, ano? Tapos, sabi nung katabi ko pa, tingnan mo nga naman tayo mga Pilipino, ah. Take note, ate, pakinggan nyo to, ah. Tingnan nyo nga naman tayo mga Pilipino, no? Ang gagaling talaga natin gumawa ng code. O, katulad yan. Chekwa. Hindi niya naintindihan kasi, syempre, hindi naman niya alam kung ano yung chekwa. Alam mo, talagang gusto ko talaga tumawa noong time na yun. Kaya lang, ayaw ko magpahalata kasi... Kasi baka atakihin si Manong, sabi ko nga sa'yo, may edad, sabihin ko sana, uy, kuya, naintindihan kita. Alam mo, siguro bumula yung bibig ng mama. So, hindi ko, alam mo, hindi pa yung natatawa ko, gusto ko nang ikwento kay Imran. Siyempre, kaya lang, ayoko nang maikwento sa kanya kagad, kasi siyempre nga baka marinig ng Manong. Alam mo, yung pagbaba namin, tawa ko ng tawa, sinabi ko sa asawa ko, kinuwento ko sa kanya. Ganito, may gagawin mga Manong, nagchichismisan ako. Sabi ko, tanong ko pa sa asawa ko. Ay, guys, ito ha. Ito pala yung first impression sa akin ng asawa ko. Ilalagay ko sa description sa baba. Or dito sa thumbnail, makikita nyo. Kung ano yung video na, sinabi niya na, hindi niya alam na Filipina ako. Ang buong akala niya talaga, I'm a Chinese. Okay, yun. Makita nyo din sa description, ay, sa thumbnail and sa description box. Tapos yun nga, isa pa yun, ano lang yun ha, slight lang yung kinuwento ko sa inyo. Tapos ito pa, meron pa, nakaupo ako dun sa may mall. Okay? Nihintay ko yung asawa ko. Upo lang ako dun. Ay, ano pala, yun, ano kami sa metro. Ayun na, metro. Yung trend dun, metro. Ano pa yun, hindi pa ako nakabalot dun, hindi pa ako Muslim dun. So, talagang, ewan ko, incheck na ako noon or something. Lalo pa ngayon, nung nakabalot na ako. Ito yung makadawento ko sa inyo, hindi pa ako nakabalot, ha? Hindi pa ako Muslim. Yung talaga nakaano pa yung buhok ko, mahaba pa yung buhok ko, nakalugay pa. Tapos, meron na naman, naghihintay ako sa asawa ko, sa Batuta Mall yata yun, or Abu Dhabi Mall. Yung dalawang kabahayan na lalaki naman, katabi ko. Sabi nung isa,
uy, si ate walang kasama, o ganito, ganyan. Tapos, nakikita nila palating na yung asawa ko, Indian. Dahil siyempre, mahala naman yung mga Pilipino kong judgmental. Tiga mo, ay, mayroon na naman. Tiga mo, ganda-ganda ni ate. Tiga mo, ganda-ganda. Sasabihin na naman nila, ganda-ganda niya, o, pamukha siyang Japanese. Japanese siguro yung pare, ganun-ganun. Basta narinig ko yung usapan nila talaga. Alam mo, nagulat silang dalawa kasi talaga hindi ko matiis. Sabi ko, hoy kuya, kayo kung ano ni chinichismis nyo. Ala, tawa sila ng tawa talaga. Kasi tawa ng tawa, sabi niya, ala, kabayang kabala, nakakahiya. Ito, sorry sa akin. So sabi ko na lang, hindi kuya, ano, sanay na ako kasi. Kuya, sa susunod kapag nakakita kayo ng mukhang incheck na ganyan, iwas-iwas kayo sa pagtatagalog. Kasi hindi lang naman ako yung mukhang incheck na Pilipino. Sabi ko gano'n. Ayun, nagsusorry talaga. Tapos, ano ba ba yun? Yun nga, tapos yung nagbalot na ako. Yan, nakabalot na ako. No? Lalo na akong hindi na mukha. Lalo na akong inisip yata nila, ibang lahi na talaga ako. Sabi nyo gano'n. Madalas yan sa counter. English-English ka ba? Yan, madam, ganito-ganyan, bla 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 bla. Tapos sasabihin ko sa kanya, huy, umulak ako English, yung mag-Tagalog ka na lang, ganito-ganyan, nahirapan ka na, naganda dugo-dugo na yung inong mo. Ay, tatawa na sila ng tatawa. Yun, pero alam mo, nakakatawa kasi na sa ibang bansa, especially dito sa Middle East, doon sa Middle East pala, kapag iba yung itsura mo, tapos bigla ka nag-Tagalog, talagang alam mo, matuwanto nga talaga sila. Alam mo, nakakailang discount na ako, nakakailang freebies na ako dahil doon sa nagugulat talaga sila na Filipina pala ako. Tapos, para makikita mo na proud sila. Yun, natuwa lang naman ako. Share ko lang sa inyo. Wala na naman kwentang vlog, no? Pero yun, natutuwa lang ako kasi wala akong kausap dito eh. Kausapin yung anak ko para call doon. Diba? O yun. Ano ba ba? Wala na, no? Sige, till our next vlog na lang. Share ko lang sa inyo to. Yung mga mukhang, ano dyan, half-half. Huwag kayong manggugulat din ang mga kabayan, ha? Kasi alam ko marami rin nakaka-relate sa ganito. Yung iba yung itsura mo, pero puso at isip mo ay isa kang tunay na Filipino. And I am proud to be a Filipino. Yun lang. So guys, till our next vlog, this is Zhai. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel, guys. Okay? Bye!